Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Tender, Amarillo Flores, Sunny Anya TV, kay Jose Pacificador, Norin Picatsi, Lady B73MB, kay Luz Paul. Sa ating mga member, mga idol, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kay Matt Merabuino, Glenn Obedensia, kay Sweet Joy, sa lahat ng mga blind community, maraming salamat sa pagmamahal sa ating channel, sa mga security guard sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Sabi ni Kaloy, hindi ko na hayaan pa kayo na makalayo. Gusto nyo kaming guluhin? Tingnan natin ngayon kung sino ang bubulagta sa lupa. Sobra na kayong nakakainis. At hinila pa ni Kaloy ang isa nang tumalon sana ito doon sa kakahuyan. Pinagsasapak na niya ito hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Sinundan pa ni Kaloy ang papalayong mga aswang, pero sumigaw na sina Rusty at Rubin. Kaloy, tama na, tingnan mo. At itinuro ng mga ito ang grupo ng lumilipad na maraming mga uwak ang paparating sa kanilang kinaroroonan. Paglingon nitong si Kaloy, kinikilabutan na ito sa kanyang nakita dahil sa sobrang dami ng mga paparating na mga uwak. At alam nila na mga aswang ang mga yon. Natatakot na si Kaloy, pero hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Kaya sigaw ni Kaloy na kailangan na nilang magtago muna doon sa mga malalaking batuhan. Kaya tumakbo ang nila papunta doon, at nang makakita doon nang pwedeng mapagtataguan, mabilis silang umibis at kagad na nagtago. May isang maliit na butas doon sa batuhan na napapalibutan ng mga malalagong baging at damuhan. Doon sila nagtatago. Hinarangan din nila ng mga malalaking tipak na bato ang daanan papasok para hindi sila masundan doon sa loob. Iyak nang iyak pa rin itong si Arian, pati itong si Romy at Rubin. Takot na din ang mga ito. Pinahinahon lamang sila ni Kaloy at Rosing. Wala na tayong magagawa pa ngayon, Arian. Kailangan natin na magiging matatag. Kailangan natin na lumaban para makalabas tayo ng buhay sa gubat na ito at makaligtas sa mga aswang, ang sabi nitong si Rosing. Rinig na nila ang ingay at angil ng mga aswang sa paligid. Nakasiksik ang grupo nila doon sa sulok ng batuhan. Habang itong si Kaloy at Rusty, sinipat-sipat nila ang mga aswang na umaaligid sa kanilang pinagtataguan. Napakarami ng mga ito, at pansin nila ang tatlong natatangi sa mga ito. Nakita kasi nila nakakaiba ang kasuotan ng tatlo. Kasuotan ng isang sundalo. Ibig sabihin, sundalo ang tatlong kasama ng mga aswang. Maaaring ang mga ito ang namumuno sa mga aswang. Patuloy sa pag-aligid ang mga nilalang hanggang sa makalipas ang ilang sandali, naglaho na ang mga ito doon sa kanilang pinagtataguan. Lumipas muna ang ilang minuto bago lumabas ang grupo nila doon sa batuhan. Sinipat-sipat nila ang buong paligid. Habang itong si Kaloy, may mga iniusal-usal itong mga banyagang salita. At ilang sandali pa, sabi nito sa mga kasamahan,
kailangan nilang makalabas agad sa gubat dahil ang mga aswang nasa paligid lamang ang mga ito at hindi pa tuluyang lumayo. Kaya mabilis nilang binaybay ang kakahuyan para tuluyan ng makalabas. Makalipas lamang ang 10 minuto, muling narinig nila ang mga angil sa kakahuyan at parang nakasunod ang mga aswang sa kanila. Kaya binilisan pa nila ang mga hakbang at hindi na inaalintana ang naramdamang pagod. Alam ni Kaloy na kaya silang amuyin ng mga aswang dahil sa kabisado na ng mga ito ang amoy ng kagubatan. Kaya nang makakita ang mga ito ng pangpang, tumakbo sila papunta doon para muling makapagtago. Dumura-dura din itong si Kaloy habang tumatakbo para hindi sila masundan agad ang kanilang mga amoy. Pagdating ng mga ito doon sa pangpang, naghanap agad sila nang pwedeng mapagtataguan. Nang makakita sila ng malaking batuhan at pwede nilang mapagtataguan, mabilis silang umibis at nagtago doon. Sabi nitong si Rusty, talagang hindi tayo lulubayan ng mga aswang na yan hanggat hindi tayo mapapatay. Ang sabi naman nitong si Kaloy na hindi talaga sila titigilan ng mga aswang, lalo na may mga nasaktan siya sa mga ito. Gaganti at gaganti ang mga ito sa kanila. Nakasiksik ang grupo nila doon sa sulok hanggang sa marinig na naman nila ang mga angil ng mga ito at may nakita silang ilang aswang ang tumigil doon sa may batuhan kung saan sila nagtatago. Kaya lalong natakot si Arian at lalong napasiksik ang mga ito doon sa sulok ng batuhan. Itong si Kaloy, marahan itong umusad sa harapan pero nanatiling nakatago pa rin ito sa likod ng mga makakapal na baging. Kung naamoy sila ng mga aswang, wala nang magagawa pa itong si Kaloy kundi labanan ang mga ito. Sana lamang masundan siya ng kanyang mga kaibigang amumunggo dito sa gubat. Hindi siya sigurado kung maramdaman ba ng mga ito na nanganganib at nangangailangan siya ng tulong. Pero ayaw ni Kaloy na mapahamak ang kanyang mga kaibigan. Gagawin niya ang lahat kahit na ikamatay pa niya basta maipagtanggol lamang ang kanyang mga kaibigan, lalo na itong si Rusing. Ilang sandali pa, naglalakad na ang mga aswang. May nakatuwad pagkatapos tatayo. May ilan din sa mga aswang ang kamot ng kamot sa kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, hindi nakita ni Kaloy ang 3 aswang kanina na nakasuot ng kasuotan bilang sundalo. Nakahanda na itong si Kaloy sa maaaring mangyayari hanggang sa nagsialisa na ang mga aswang. Mabilis na tumakbo at tumalon ang mga ito palayo. Napaihip sa hangin itong si Kaloy at lihim na nagpapasalamat, pati si Rusty. Salamat sa Diyos at umalis na ang mga aswang. Pero hindi lumabas doon sa batuhan ang grupo nila ni Kaloy, na natiling nagtatago ang mga ito doon sa batuhan. Baka kasi nasa paligid lamang ang mga aswang at makita silang muli. Naghintay ng ilang oras ang mga ito bago lumabas ng batuhan. Padilim na ang paligid, paggabi na, kaya mas lalong kailangan nilang makalabas agad ng gubat bago lumaganap ang kadiliman. Mas lalong malagay sila sa alanganin kapag naabutan ng gabi sa loob ng kagubatan na ito.
Pagkatapos nang makalabas na ang grupo nila, mabilis na muling naglalakad ang mga ito para makalabas na ng gubat. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim doon sa lugar. Mag-alasays na kasi ng gabi nang makita na nila ang labasan ng kakahuyan. Tuwang-tuwa ang mga ito at sa wakas, makakalabas na din sila ng gubat at ligtas na galing sa mga aswang. Pero nang makarating ang mga ito sa dulo ng kakahuyan, biglang tumalon ang mga aswang galing sa itaas ng mga punong kahoy at bumagsak ang mga ito sa daraanan nila. May mga nakita din silang tumatalon-talon sa buong paligid at agad na pumalibot sa kanila ang mga nilalang. Inaabangan na ng mga aswang ang kanilang paglabas ng gubat. Sa tingin ni Kaloy, malapit na ang labasan ng kakahuyan. Kaya na nilang makalabas. Ang problema na lamang, kapag inaatake sila ng mga aswang, kahit na nasa labas na sila ng gubat, kaya pa rin silang maabutan at patayin ng mga ito. Hindi na din sila pwedeng bumalik pa doon sa loob ng gubat. Mas lalong delikado ang kalagayan nila doon. Sabi ni Kaloy, nalalabanan nila ang mga aswang. Huwag lamang silang lalayo sa kanya. Doon sa unahan, nakikita na nila ang malawak na taniman ng palayan. Sa gilid naman ng mga ito ay sagingan at kakahuyan sa kabilang gilid. Kung doon sila sa kakahuyan dumaan, mas madali silang maatake dahil magkakalayo ang mga puno. Mas mabuti kung doon sila sa sagingan dadaan. Nakakapit na itong si Arian kay Roseng. Itong si Rusty naman, mahigpit na ang hawak nito sa kanyang dalang putol na kahoy. Nakapulot din itong si Rubin ng pamalo na kahoy. Nang muling maglalakad ng dahan-dahan itong si Kaloy, dahan-dahan na din na nakasunod si Rusty. Itong si Roseng, nakakapit na ito sa suot na damit ni Kaloy. Rinig na nila ang angil ng mga aswang, ngumangasab habang pumalibot sa kanila. Ilang sandali pa, dito na nila nakita na biglang tumalon ang mga ito papunta sa kanila. Kaya itong si Kaloy, hinubad na nito ang suot na kwintas. Habang hawak niya ito, mabilis na pinagsasapak ang mga aswang na papasugod sa kanila. Kita nilang lahat na sa bawat tamaan ng kamao ni Kaloy na may hawak na kwintas, umuusok agad ang mga katawan ng mga aswang habang namimilipit ang mga ito sa sobrang sakit. Tig-isang tama lamang, agad na bubulagta ang mga aswang. Pero sa dami ng mga ito, hindi napigilan nila ni Arian at Rumi ang mapatakbo dahil sa sobrang takot. Nasa likuran na kasi nila ang iba pang mga aswang. Napasigaw na lang sina Rusty at Rubin. Hindi nila magawang sundan ang papatakbong dalawang kaibigan na sina Arian at Rumi. Papunta ang dalawa doon sa palayan. Pati si Kaloy, biglang napalingon ito sa dalawang kaibigang tumatakbo. Dahil may mga nagtatalunan agad ng mga aswang ang papasunod sa mga ito.